Maaga pa nga lang napapaisip na ako kung marami ba kaming customer ng time na to. Kasi wala nga tigil yung ulan dahil nga sa bagyo. Kaya hindi ko na nga muna dinamihan yung pagsaing ng basmati rice. So yun na nga, wala pa nga alas 12, parang mga 11:30 pa nga lang ato ng tanghali. Yung mga estudyante nga na mahilig ang tumambay dito kapag katapos nga ng klase nga nila. Pumunta nga sila dito para nga magkape. So yun na nga, sinamahan na rin nga nila ng shawarma pati na rin nga burger. Then pagkalabas nga ng mga bata, meron nga pumasok dito na nagpaihaw nga ng whole chicken. Sabi ko nga sa kanya, medyo matatagalan kasi nga umuulan sa labas. Mahirap kasi mag-ihaw ng manok kapag katuloy-tuloy nga yung ulan. Sabi nga niya sa akin, babalikan daw nga niya muna kasi may pupuntahan nga siya. Hindi ko nga ine-expect na marami din kaming customer ngayong hapon. Puro take-out nga yung mga bumili at sunod-sunod nga yun. Kaya si Geraldine at saka si Jinea wala nga pahinga dito sa kusina. Sabi nga sa akin ni Jinea nung nakarang araw, pupunta nga daw dito yung boyfriend niya kasama nga nung mga kaibigan niya para matikman nga yung pagkain namin. Ito nga si Jeff, mahilig nga siyang mag-share ng mga post ko nga sa NSP Biryani page. Kaya yung mga kaibigan nga niya na curious din talaga at napapunta na nga sila dito para nga mag-dine in. Habang nagaantay nga sila dun sa in-order nga nila, natutuwa nga ako silang tingnan na nandun sila sa may balcony. At nakatanaw nga lang nga din para kasi silang mga model kung titingnan. So yun, nag-try nga silang kumain nga ng biryani, shawarma, pati na rin nga burger. Mga bandang alas 5 naman ng hapon, kumain na nga kami. Nagluto nga si Jinea ng lomi. So ito nga pagkain nga namin, merienda at hapunan na nga to. Kasi hindi rin namin sigurado kung makakakain pa ba kami ng alas 7 or alas 8 kapag kami mga customer na. Kaya pinili na rin talaga namin kumain ng kanin kaysa nga magmerienda lang. Kain kami. Kain po, nakabumas po siya na ano, na register. Matagal-tagal din nga tumambay nga dito sila Jeff kasama mga nung mga kaibigan nga niya kasi madilim na nga sila nung umalis dito. Pagdating nga ng alas 7, may ilan na rin nga mga pumapasok dito para nga bumili. Ganitong oras na rin nga kami nagsisimula maging busy nga dito sa kusina. Dito nga sa store, tinatawag nga namin tong huge wave kapag katuloy-tuloy na nga yung mga customer na bumibili. Maaga pa nga lang nga, puro shawarma na nga yung mga binibili ng customer. Nagtuloy-tuloy nga yun hanggang sa naubos nga yung stock nga namin ng shawarma. Yung pita ko nga na binili nga nung nakaraang araw lang, parang pangatlong araw ko nga lang siyang ginamit. 50 pesos nga yun, kaya konti na nga lang nga din yung natitira at kailangan ko na namang kontakin yung supplier ko para makabili nga ako. Then pinuntahan ko nga yung dalawa nga dito sa kusina. Nakiwa na po kami para po kapag may order, di na po magaganong-ganon. Kasi kagahap, kagabi nangarag sila. Kasi kagabi po. Okay, Trace Day. Simula nga nung dalawa na nga si Geraldine at si Jinea dito nga sa kusina, hindi na nga ako masyadong tumutulong sa kanila kasi kayang-kaya na rin naman nila. Kaya dito na nga din ako sa counter nakatuto. Kaya nakapagpahinga rin talaga yung kamay ko sa pagluluto. Tumutulong na nga din ako sa kanila kapag nagsunod-sunod na nga yung mga customer na mga bumibili. Isa sa mga lucky charm ko nga dito sa may cash drawer ko, ito ngang cute kong pusa. Sa Japan ko pa nga yan binili at marami nga mga kasama nga yan. Yung dalawang malalaki nga dun nga namin inilagay sa may counter nga ni Erica. Then sa may counter ko naman, puro Buda naman yung mga inilagay ko. So yun na nga, ewan ko na lang talaga kung hindi pa magpasukan ang mga positive energy dito nga sa store nga namin. Dahil napapalibutan na nga kami ng mga pusa at Buda, meron pa nga kasamang kabayo. Sa Japan kasi, iyan nga yung mga lucky charm nga nila. Pero alam nyo ba sa Japan, may mga restaurant akong mga nakainan. Karamihan nga ng mga nakikita ko, bawat sulok nga ng restaurant, meron siyang mga gulay. Tulad nga ng mga sibuyas, bawang, kamatis. At kung ano-ano pang ang mga gulay. Dati nga na curious nga ako kung totoo bang mga gulay yun. So yun yung hinawakan ko, totoo naman talaga siya. So yun nga, iniisip ko na nga lang nga dahil nga kainan nga yun. Kaya siguro yun talaga yung parang pinaka lucky charm naman nila. Mga bandang alas 10 naman, nagaya na nga si Erica na kumain nga kami. Alam nyo ba si Erica, yung business partner ko nga, sobrang payat niya pero napakalakas talaga niyang kumain. Hindi ko alam kung saan napupunta yung kinakain niya kasi nga ang payat nga niya. Isa rin nga siya sa mga malalakas nga kumain pero hindi naman siya nataba. So yun nga, parang ako nga lang nga din siya. Yun nga lang ako kasi pag hindi naman kumain, talagang ang laki rin ang ipinapayat ko. Parang ang unfair nga lang kasi pag mahina nga akong kumain o hindi nga ako masyadong kumakain, ang laki ng ipinapayat ko. Pero kahit ano namang lakas kong kumain, hindi rin naman ako tumataba. Alas 11 nga ng gabi, akala nga namin wala na kaming customer. Yung mga kapatid nga ni Erica, kagagaling lang din nila sa laro. Yun na nga, nalimutan ko nga kung basketball o volleyball nga yung nilalaro nila. Basta yun na nga yun.
Kumain nga sila dito ng chicken at beef biryani. Na-sold out nga yung chicken ko. Pati na din nga yung kanin ko, nabitin sila kasi hindi na rin talaga ako nagsaing dahil gabi na nga. Buti na lang din kamo, nagkasya pa nga sa kanila yung natitira nga lang nga din namin na basmati rice, pati na rin nga yung biryani. Na beef at manok, pero nabitin nga sila sa kanin. Kaya yung isa nga nilang kaibigan, bumili nga ng extra rice nga sa labas kasi kahit yung plain rice at java rice ko nga naubos din kasi talaga. Hindi naman nila first time kumain nga dito kapag umiinom nga sila ng milk tea. Lagi nilang pinapartner nga yung burger pati na rin nga yung nachos. Bandang alas 11 naman, sinundo na nga ni Carlos si Geraldine. Magkasunodan na nga lang nga din silang umuwi nga nila Jinea kasi pinapauna ko talaga silang umuwi. Dahil ayoko rin nga silang gabihin nga sa daan. 10 or 11 ko na nga sila pinapauwi. Nung wala na nga sila, ang dami ko pa ngang mga pa-orders. Pero burger at shawarma nga yung mga inabel kaya andali lang para sa akin gawin yung mga ganun. Yung iba nga ditong mga customer namin, dahil nga pabalik-balik nga sila, halos nakikilala ko na nga sila sa mga pangalan nga nila. Pinakahuli ko na nga customer yung kapatid nga ni Alex, yung nagbabarista nga dito sa may likod ko. Napakahilig nga nila sa food trip, kaya halos araw-araw nga silang andito nga sa store namin. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!